Okay. Welcome po ulit guys sa ating channel, StockPlay. At ngayon po ay pag-uusapan natin yung mga on sale ng mga stocks sa PSE. Ayan. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel kung bago ka pa lamang. And huwag pong kalimutang i-click ang bell button para palagi po tayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin. Then syempre kahapon is nakapag-upload na po tayo ng dalawa, no? So we have here sa update natin for top trending stocks and syempre kay Bitcoin. Ayan. So let's go back sa ating pinaka-topic for this day, which is yung mga on sale na blue chips. Ayan, sa PSE, no? Sa Pinas. And syempre bago tayo magsimula, yung ano natin, yung pinakaginamit natin na pang filter is yung book value. Ayan. So ano nga ba yung book value, guys? Ayan, para kumbaga magkaroon lang tayo ng pinaka idea, no? So what is book value? Book value is a term that describes the basic net worth, ano, of a company, and it's the total of its assets minus its liabilities. Ayan. Kaya guys, super importante po ni book value in terms of sa pag-filter out, ano, ng mga stocks na available sa market, especially sa PSE. Ayan. So, let's start guys. And syempre, ang ano natin, ang platform na gagamitin natin is eto, si Investagrams. So dito kasi nakalagay na, no. Ayan yung pinaka-ticker, stock information, and as well as yung kanyang fundamental analysis. Ayan. So sa part po na to ay titignan po natin yung kanyang price to book value or PBV ratio. Ayan. So paano natin i-evaluate kung siya ba ay on sale or hindi? Ayan, yung mga blue chips natin. Okay, remember guys? So, this is ratio, no? Ng kanyang current price over sa kanyang book value. Kaya guys, pag yung pinaka-value ni PBV is greater than 1, so siya ay considered as hindi po naka-sale. Why? Because kung papansinin natin, mas mataas po yung kanyang current price compare sa book value. And kaya po, yung isang stock is more considered natin na siya ay on sale pagka yung kanyang PBV is less than 1. Ayan. So let's start with AGI. Silipin natin to, no? For AGI. Ayan. So, ito po yung ating number one sa mga naka-on sale or bargain na mga stocks, blue chips, ano? So, for this one, kung papansinin natin yung kanyang price to book value is 0.41. Okay, so bargain yan guys. Pero syempre, it doesn't mean na talagang bilihan na, no? So we have to confirm sa chart. Ayan, silipin natin dito sa, no? Sa chart natin. Now, for now is bearish eh. Itong si AGI, kaya mas better. Wait lang. Ayan. So, mas better guys kung tignan natin sa monthly chart. Okay. So, for this one, I think mas maganda rito bumili sa area na to guys. Dito. Ayan. Okay.
So ang value niya is around ano, no, 6.85. So yun po yung possible ano natin, strong support for AGI. Ayan. So kung sa fundamental, sa PBB ratio niya is ano na ano, kumbaga on sale na. Pero syempre, titignan natin sa chart kung saan ba yung strong support. Ayan. So for me, mas okay dito no, sa may strong support bibili. Ayan. So syempre, mas okay dun. Okay sa part na yun. Ayan. Bali, ano lang tayo. Kumbaga, patience lang talaga guys. Ano? At bawal mag-apura sa pagyaman. Ayan. So, next natin. Ito si FGen. Okay, second stocks. Or second stock natin ano, for this video na on sale guys. Ito si First Gen. Bakit? So, yun nga, no? Yung value ni PBV is below 1. Ayan. 0.4669. Ito yun. Okay. And syempre, silipin natin yung chart. Ayan. So, mas maganda kasi kung ano natin. Nakikita natin, ano? Yung chart. So, ang possible na ano dito, magandang entry, strong support tayo palagi. Ayan. Okay, around 14.5 pesos. So, right now, si FGen is nasa 16.5 eh. Diba? 16.5. And yung ating possible na strong support dito is around 14.5 guys. Okay, malapit dun ano, sa 14.5. Ayan, so pwede dun. Kasi support sa malamang magbabounce dun. Next natin is GT Cup. For GT Cup, ayan, silipin natin. For GT Cup, FA. Okay, so we have here 0.5865, ano? Ayan, silipin natin yung chart. So right now siya ay 480 pesos ano, per share. Silipin natin sa monthly chart para mabilis. So dito guys, kay GT Cup, ito siya. Strong support for this one is saan? Possible dito. Ayan. Okay, around 440. Okay. Ayan, basta malapit dun, ano? Since downtrend pa rin to, guys, oh. Diba? Since, ano to? 2016. Ayan. So, mas better dun sa part po na yun, okay? Sa may sinabi natin, malapit po sa 440, ano? Ayan. So, bakit kasi strong support po yan? Ayan. So, sa malamang is magbabounce dyan, ano? Ayan, ano? Though, siya ay diba downtrend? Ayan, pero kasi sa support tayo dapat bibili. Much better guys, ano? Ayan. So, yun po yung kanyang strong support for GT Cup. Next is LTG. Ayan. So, by the way guys, this is not a financial advice guys, ano? Ayan. Kasi, ang sinabi po natin is just for ano, kumbaga, magkaroon po kayo ng idea. Okay? Baka kasi, bigla kayong bumili, tapos isihin nyo ako. Ayan.
Pwede nyong i-analyze yung kanilang ano, no? Kumbaga, yung sa financial reports, kung okay pa ba. Ayan. For LTG, sa FA nila is, ayan, yung kanyang PVB is 0.46. Okay, pasok, ano? Less than 1. And yung sa chart niya, silipin natin chart. Sa chart, guys, weekly, much better kung sa monthly. Ayan. So, sa part po na to kay LTG, guys. So, ang support na to is around here. Strong support, ano? Ayan. So, for this one, strong support, support, ayan, is around here sa 7.3 pesos. So, we have 1, 2, 3, dami, no? Ayan, tas possible dito mag-bounce. Ayan, so let's see. 7.3 pesos, guys. Next is si Metro Bank. Metropolitan Bank. Ayan. Silipin natin yung sa FA. 0.73. Ayan, so medyo ano siya, mataas, ano. And yung ano natin, yung mga nakita natin kanina is 0.5 lang halos lahat, ano. So ito sa MBT is medyo mataas. 0.73. Ayan. And i-check natin yung chart. So sa chart, so possible support for this one is saan? Ayan, so ano natin, hanapin natin, ano? Okay. I think nasilip na natin kaagad dito. Ayan, so pwede nating i-ano yan, kumbaga, i-adjust ng konti. Ayan. Support. Ayan, so dito guys, ano, sa 43.7 pesos. Dito, 1, ang dami, oh. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ang dami, guys. Strong support siya, ano? Though siya ay meron ditong support. Ayun, support din to, eh. Ayan, nasa 49 pesos. Pero much better kasi kung dito sa may second support. Okay. Ayan. Next natin is MEG, Mega World. Silipin natin itong si Mega World. MEG, for MEG guys, yung FA natin dito is 0.36. Okay. Goods. Chart, silipin natin. For now, ano? Si ano, si MEG yung pinakamababa yung PBB. So siguro sa monthly chart natin silipin. Oh, for this one, silip natin 'yan. Support is mas better siguro kung dito tayo sa may ano, sa baba. Ayan, pero nasa part po na to, I'm not sure kung ma-hit to, no? Ayan, pero syempre safety talaga yung tinitingnan natin, especially pag mag-i-invest tayo, no?
Ayan, so safety. And syempre, hindi po nawawala dyan yung ating risk management na tinatawag. Ayan. Even though malayo kasi, 2.26 yung value ngayon. Eh, diba, tama? 2.26. And yung sinabi natin dito is around 1.51, which is medyo malayo. Diba? So, sa part po na to, eh, yung kasi pinaka-safe right now, ano? So, pinaka-safe, pero okay, pwede po kayo mag-try dito, guys. Dito, sa part po na to. Around here. Wait lang. Ayan. Dito, sa 1.98 or let's say sa 2 pesos. Pero, for me, mas okay dito, guys, eh. Yun nga lang, hindi po natin alam kung ma-hit yan, ano. Ayan. So, yung una is malapit sa 2 pesos, tapos yung pangalawang support is malapit sa 1.5. Next is, ito si MPI. Ulitin po natin, ano? So, this is not a financial advice at di naman po ako financial advisor. Okay? So, do your own research po. And syempre, pwede nyo rin gamitin yung ano, yung dati natin ginagamit, Graham's number. And so, pwede yun. Kasi considered siya as ano, ano, kumbaga, andun din si book value. Okay, ginamit din siya dun sa formula na yun. Next natin is, wait lang. MPA, ano? Yung last. So, last two na tayo. So, si Robinson. So, this is considered as on sale din, ano? Bakit? So, yung kanyang price to book value is below 1. Ayan, pero medyo mataas din, ano? 0.7225. Ayan. Then, silipin natin yung chart. So, for this one, halos nagsibabaan, guys, ano? Ang pinakamalapit na ano dito, support is, wait. Yes, silipin natin. Much better kung dito, guys. Dito. Okay, around here sa area na to. Okay. Which is malapit po sa 14.4. Ayan. Yung support po natin, ano? 14.4. Okay, maraming touches dyan, guys. 1, 2, 3, ang dami niya, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, possible na ma-hit yan. Bakit? Kasi kung papansinin natin, still, medyo mataas pa rin yung kanyang PBV. Diba? 0.72, eh. O kaya, mas maganda rin, guys, para, kumbaga, meron tayong margin, ano? And syempre, kinocompute din yun, guys. Margin of safety. Especially kung ikaw ay fundamental investors. Or investor, ano? Fundamental investor, guys. Last is Security Bank. Ayan. Security Bank. For this one, nasilipin natin. Sa PVB niya, sana. Ayun na yun.
Ayan. 0.5541. Ayan, so medyo mababa to, no? C, Security Bank, yung kanyang PBV ratio. And sa chart, silipin natin sa monthly chart, still ano to, no? In downtrend. O, diba? So, downtrend pa rin yun, guys. Support for this one. Ayan. So, syempre, sa support tayo maninindigan. Okay, dito, guys. Support, ano? 82. Okay, so, pwede dun, ano? Or, let's say, sa 80. Ayan, para nasa ano lang tayo, mid. Median lang tayo, no? Okay, around 80 guys. 80 pesos ang ating strong support for Security Bank. Ayan. So, I think tapos na po tayo. And see you po sa next video. Bye-bye.